Sumagot ang ating Panginoon si Kristo. At sinabi sa kanya, nasusulat din naman sa pagpatulong ni Satanas sa kanya ng mga pagsubok o mga pagtukso sa kanya, ang sinasabot niya is yung mga talata. Sabi niya, at sinabi ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksoin ang Panginoon mong Diyos. So, sa madaling sabi, hindi na tukso ang ating Panginoon Jesus Cristo doon. Ang sabi sa 8, muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanila, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpatira at sasambahin mo ako. Ito yung gusto ni Satanas sa lupa. Nung siya ay hindi pa masama, nung siya ay nasa langit pa. So akala niya, nung matukso niya ang ating Panginoon Jesus Kristo, akala niya matutukso niya. Material na bagay po ito eh. Kung ilalapat natin sa panahon natin ngayon, madalang ang tatanggi nito. Na bibigyan ka ng malawak na lupain, ang kapalit ng isyong pagsamba. Iba yung sasambahin mo. Sige po, tuloy po kayo. Madalang po yung tatanggi rito. Yung sinasabi nila na parang tumatil ka sa bigas. Ayan. Dahil ano to eh? Asset na to eh, pag-aari na to eh. Pero ang sabi ng ating Panginoon si Kristo, dahil hindi nalinam ni Satanas na ito na ang creator, ang kanyang tinutukso, siya ang nag-create nito, yung sinasabi niya. Dahil nga si Satanas ay ama ng kasinungalingan. Kung nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ng ganang sa kanya. Nasa 1 John, hindi po ako nagkakamali. Si Satanas po ay ama ng kasinungalingan. So, tinukso niya ang ating Panginoon si Kristo patungkol sa material na bagay. Sinabi sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo. Matungkol. Nang magkabayo sinabi ni Jesus, umayo ka Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sa madaling sabi, hindi siya natukso sa pagkain, sa material, at sa pagsamba pagsamba sa ibang Diyos. Diba? Baka tayo, upira tayo na, sige lumipat ka, bibigyan kita ng scholarship or kung anong makamundong mga bagay dito sa lupa. Pwede, pwede po na ganyan yung mangyayari dahil may ibang kapatid na baka na-operan sa ibang reliyon ay tinagat na. Iba na yung sinamba. Tandaan natin, walang ibang ginawa, walang ibang pwede mag-tire ng iglesia kundi ang ating Panginoon Jesus Cristo lamang. Nasa Matthew 16:18 po yun. Siya lang ang pwede magtayo ng iglesia. So, yun yung ating kinaanibal ngayon. Matthew 16:18. Paano tayo nagkikaanib rito? Ang iglesia po ay iglesia yan. Sa madaling sabi, ito ay mga tinawa. Paano tayo naging kasama dito? Yung mga tumatawa sa pangalan ng ating Panginoon Kristo kasama sa itinayo ng anak niyang iglesia. Ang sabi dito sa 1 Corinthians 1 verse 2. 1 Corinthians 1 verse 2, sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga pakabanal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. So kasama tayo sa iglesia. Lahat ng mga nagsisitawag sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, kasama tayo sa itinayo ng ating Panginoon Jesus na iglesia. Kaya nga po, Church of Christ, o Iglesia ni Kristo.
Baka malito po tayo, hindi ito iglesia ni Manalo. Dahil ang paniniwala, muli kong ipaliwanag, ang paniniwala ng iglesia ni Manalo ay tao lang po ang ating Panginoon Jesus Cristo. So, kabilang tayo sa tamang paniniwala. At hindi po tayo umalis sa kanyang turo. Hanggang ngayon sa last days, dumating ang ating Panginoon Jesus Cristo, 33 AD, hanggang ngayon 2024, yung turo ng mga apostol, yung nasa Biblia po, ito yung ating pinakahawakan at ito po yung ating itinuturo. Wala pong dapat bawasa, hindi dapat pwede mong magbawas, hindi pwede magdadagdag. Yan po yung ating pinakahawakan ngayon. Walang iba, walang pwedeng lumipat. Dahil ito, yung itinayo ng ating Panginoon Jesucristo, lilipat po ba tayo? Wala nang ibang pwede magtayo, kundi namatay at muling nabuhay. Siya ang may authority na magtayo ng iglesia. Dumako tayo, isa-isahin natin yung mga tukso na sinabi ko kanina, nabilatan ko kanina. Yan. Tukso sa baba. Tukso sa babae. Si Adan, nung siya ay nandito sa lupa, o nung kina-create ng Diyos ang tao, marahil ang isa sa kahinaan ng mga lalaki is babae. Dahil parang gusto nilang sundin kung ano yung gusto ng babae. Nahulog sa tukso si Adan. Dahil ang sabi po dito sa Genesis 3, verse 12 to 13, ang sabi po ay ganito, at sinabi ng lalaki, ang babae binigay mong aking kasamahin, yung babae na binigay ng Diyos na kanyang kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinahin. So, kung hindi siguro natukso si Adan noon, siguro hindi tayo naghihirap ngayon. Dahil noon, papitas-pitas lang tayo ng sila ng ano eh, ng mga prutas eh. Kahit saan may pagkain. Ngunit dahil natukso sila, kumain sila ng bunga na hindi nararapat, sinumpa ng Diyos ang tao. Yung babae, isinumpa ng Diyos na magkakaroon ng kahirapan sa panganganak, ang lalaki, magtrabaho pa hanggang may buhay ka. Magtrabaho pa hanggang may lakas ka. Nakalagay po yan dito sa 17 eh. At kay Adam ay sinabi, sapagkat inyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinasabi, huwag mong kakainin iyon. Sumpain ang lupa at sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kaniya sa pamamagitan ng iyong pagpapagano sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Hanggat nabubuhay ka, magtrabaho ka. Maswerte tayo kung bago tayo ng 60. Kasi pensyonado na tayo. Hindi na tayo magtatrabaho. Ano yun? Maswerte na lang yun sa parang natin yan kung aabot tayo ng ganong mga edad. Dahil ang dami pong nararamdaman ng tao, instant ang mga pagkain na yun. Buhusan mo lang ng tubig, yung isang noodles, pwede mo nang kanimin. Yung dating manok na inaabot ng 6 months, ngayon 1 month na lang. So hindi. Malarang mangyari na ang buhay ng tao ay madali na rin. Dahil instant na po lahat eh. So bali ngayon, parang lumalabas, instant na rin mamatay. Dahil halos lahat ng kinakain natin may mga preservatives. Kaya mapalad yung mga senior na dumating ng senior. Hindi na kami katrabaho. Bakit? Mayroon kayong pension buwan-buwan. Yun ay kung tayo yung trabaho. Kung tayo yung nagpagal. Nako? Ayan, si Adan po ay natukso. Yung mga nakatala sa hukom, si Samson yun. Si Samson ay napakalakas na tao.
Sino ang nagpabagsak sa kanya? Babae. Babae.